And our guest for today, fresh from Quirino Province, ang napakasipag na chairman ng Committee on Ways and Means and Committee on Basic Education. Let us all welcome Senator Win Gatchalian. Hi sir, good afternoon. Good afternoon, Sally, at thank you for inviting me to this late kapihan. At pasensya na kung medyo late dahil galing ako ng Quirino Province. Yeah. Sir, before we talk about the document tungkol sa possible na real identity of Bamban Mayor Alice Guo, sir, can we get your comment on the resignation of Vice President Sara Duterte as term as Department of Education Secretary and as Vice Chairman of NTF-ELCAC? Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At una-una, nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang pagtutok sa education system natin. At marami kaming numpisahan rin sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson, and DepEd. Ang EDCOM is a legislative created body that will look at the education system of our country. At katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmi-meet kami ng DepEd. Mm-hmm. Kaya marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin. At nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying, at meron mga proposals na gusto na pinag-usapan para ma-reduce yung incidence of bullying natin. Yung K-10 matatag curriculum na inilunsad early part of this year, early part of last year, na pinapatupad na ngayon at iro-roll out na this coming school year in grades, in four grades, no? Kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7, no? If my memory serves me correct. So, in other words, marami kaming ongoing joint programs and joint activities with DepEd. At ang EDCOM ay nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para maiayos yung problema natin sa education system. Ako na personally, nahihinayang na ako dun sa mga naumpisahan. So sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga dun sa mga programs ng intention ma-address itong sabi nga natin crisis education sector? At crucial ba yung magiging decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same. Dahil sila talaga yung workhorses. Sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At initiative ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung dalawang basic education report niya ay inamin niya na meron tayong education crisis, at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na umpisahan na. Kaya importante mapagpatuloy yun. Dahil itong education crisis natin, hindi rin makakabuti kung palit tayo ng palit ng polisiya. So maganda pa yun, sir, na magkaroon pa ng 1 month na turnover, kasi ang effectivity July 19, it means may 1 month pa para ho sa pag-turnover sa magiging bagong DepEd Secretary. Typically sa mga ganitong resignation, meron talagang turnover yan. Mm-hmm. At importante na maayos yung turnover, at importante rin na ma-explain mabuti doon sa magiging bagong education secretary ano yung mga naumpisahan na sa education sector at ano na yung mga napag-usapan sa pagitan ng EDCOM at ng Department of Education. So sir, nagulat ka o parang
expected na rin na darating sa punto na mag-resign si VP Sara as member ng cabinet ng Marcos administration, considering nga na bumaba na tado yung pamilya ni VP Sara kay PBBM? Ako, nagulat ako dahil like I said, madalas namin nakakapag-interact with the Department of Education at tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education, in full force sila. Like last week, merong activity yung alternative learning system, full force yung Department of Education. Kaya wala naman akong nakitang problema pagdating sa Department of Education. Nakakagulat rin ako. Do you think magiging maayos pa rin yung working relation ng Pangulo at ni VP Sara? Hindi ko masasagot yan. I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as the Department of Education Secretary at yung kanyang team. And sino sa tingin niyo, sir, yung qualified to replace VP Sara sa DepEd? May mga pangalan ako sa top of mind, no, but I have to think about it thoroughly dahil bago lang itong pangyayari, no. So kailangan pag-isipan mabuti kung sino yung itatalaga diyan. Itong importante kasi isang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara is because binibigyan ng Pangulo priority yung education sector. So yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay concurrently the education secretary. So ganyang kahalaga ang education sa kanya. At on top of that, importante rin yung political will ng isang vice president. Dahil marami tayong problema at ang education system natin na divide into three, kailangan mo ng isang overarching figure, isang tao na may political will para ilagay itong tatlong departamento, no? Itong yung TESDA, CHED at DepEd sa iisa. At kung merong mga hindi kung kulang sa pagko-coordinate itong tatlo at kulang rin yung kanilang working relationship. Isang vice president ay kayang ilagay yung tatlo para maiayos yung direksyon. And sir, do you think sa resignation ni VP Sara, buwag na yung unity team? Wala na yung unity team? I'm part of the unity team. Kasi diba last 2022, I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin na pag-uusapan kung as a unity team ano yung direction ng unity team, no, after the election. Very loose yung amin pag-uusap, so think ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Any related question bago tayo mag-mail, Nomar? Okay,